Pamilyar ba sa inyo ang mga katagang from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish? Hindi ko makakalimutan yan, Mayor. Dahil yan yung pangako ko sa aking wifey at sa, syempre, kay Lord nung kami ikinasal. Uy, napaka-sweet mo naman pala, Sir Hensel. Alam niyo ba, dito sa Tarlac City, may nakilala akong young entrepreneur couple na imbes na for poorer, silang dalawa ay hashtag couple goals dahil for richer ang kanilang peg. Magandang gabi, Tarlac City, and welcome po sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie. Good vibes po ang aming dala ngayong Friday night. Always at your service po, Mayor Christie Angeles. For sure, marami ang mapapasana all sa ating very interesting and inspiring topic for tonight. Magandang gabi, Tarlac City. Magandang gabi po, Mayor. At kasama po ninyo ako, siyempre, si Hensel Kiling, CDRRMO Head. Ngayong gabi, kasama natin sa ating programa ang hashtag couple goals na sina Mr. and Mrs. Anthony and Eunice Go. Welcome po sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie. Good evening. Good evening, Mayor Christie Angeles and Sir Hensel. Thank you so much for having us here at Mayor Christie's Talakayan. From Barangay Binauganan, Tarlac City pala ang mga bisita natin ngayon. Yes. Mayor, Tatak, Tarlac City talaga. Yes, homegrown, yes. Tarlac City. Ate nito, Tarlac City. You know, Sir Hensel, silang dalawa ay may kanya-kanyang professions. Ano ba ang inyong mga professions? At kwentuhan muna ninyo kami paano kayo nagkakilala. Let's walk memory lane. Paano pa kayo nagkakilala? Ako po ay isang nurse by profession, no? So, sa madaling sabi, nasa healthcare po ako. Tapos, siya naman ay... Ako po ay isang fitness instructor, Mayor. Bali, meron po akong sariling gym business dito sa Tarlac City. Yes. Okay. Paano nagkakilala? Paano nga ba? Actually, Mayor... Love at first sight ba? That time po, I used to work in Middle East, sa Dubai. Okay. I was a fitness instructor sa Dubai. And then, at that time po, habang nasa abroad ako, nagtayo po ako ng isang maliit na gym business dito sa Tarlac City. At that time po, hindi ko pa po kilala si Eunice. Okay. Siya po yung isa sa mga first na naging kliyente namin. Wow! Okay. So, and then, in the end po, habang nag-gym sila sa aking maliit na gym, doon ko po siya nakilala. Then eventually po, nung umuwi ako dito sa Tarlac to settle down and to manage my own gym business, doon na po kami personal na nag-meet sa, mismo sa gym. So nabuo yung aming pag-iibigan sa loob mismo ng gym. Okay, so exercising lang pala to. Pero Mayor, may ano din, may business side. Kasi ako naman, meron akong ano noon, mga herbal products. Wow. So wow. Sa business naman, inalok ko siya sa ano. Uy. Herbal. So ewan ko kung umuwi for business or di ba yung gano'n. So ayun, lagi nag-meeting, nag-gym. Yes. So you became close. May business pa rin sa inyo. Una pa lang pala, business na yung naging guan, naging susi. Alam mo, ganyan din kami nag-meet ni Mr. Angeles, business side din. Nag-o-offer siya ng mga feeds, tapos ako yung nagmamanage ng piggery ni Daddy. Naiinis ako sa Daddy ko, order siya ng order ng feeds kay Mr. Angeles. So sabi ko, Dad, order ka ng order ng feeds, truck load ng mga maisang ino-order mo. Baka mamaya hindi natin kayanin pag nag-due date. Iniikuan ko pa si Daddy ko. And then, alam mo, sabi ng Daddy ko, hindi, nakikita ko itong batang ito, maporsigido. Bigyan natin ng chance kasi parang very inspired siya sa pagninegosyo niya ng pag-feeds. Tulungan natin. Baka dahil po nakikita kayo ni Boss Vic, Mayor. Doon na kami po, nakita inspired lang. Si Boss Vic sa pag-supply ng feeds inyo. We started also as a business partner. Ayun. And then from there, it developed. Actually, ganun din po ang naging istorya ng aming pagiging tambalan, Mayor. Into health and wellness. You know, ano naman siya, supplies,
ako into health and fitness naman. Oh, ang aking ino-offer. Client niya ako sa gym, fitness instructor. And then, ayun po, nagkaibigan, naging malapit sa isa't isa. Hanggang naging tuloy-tuloy na po, hanggang sa nagpakasal kami in 2018. Recently. Opo, bago lang po kaming mag-asawa. Yes. Meron na po kaming isang anak. At may kasunod po na paparating. Okay. Talaga, preg si wifey. Oo. Buntis po lang si... Pero hindi siya natang pregnant. 4 months. 4 months pregnant po siya. Wow. Yes. Doon po kami nagsimula. Love at first sight, love because of business. And now happily married. Oh. May progress yung kanilang relationship, no? Napaka-sweet naman po pala ng love story ninyo. Kasing sweet po ng kanilang unang business venture, Mayor. Tama ka, Sir Hensel. Patok na patok, lalo na sa mga millennials at mga kagaya nating Phil-lennials. Phil lang kami. Okay. Ang mga milk tea shops. Balita ko, nagsimula lamang ito bilang libangan. Paano nga ba ito nagsimula? We started August 2019, so very recent lang po, no? Wala kami talagang planong into franchising kasi very new po kami sa business. As I've said, I'm a nurse by profession, no? So meron po kaming gym dito lang sa May San Sebastian. Papasok po siya actually, Chuchi Avenue. So bakante yung space namin sa garahe. So ginawa namin, bakit di natin patayuan ng temporary store lang? And nahilig po kasi kami sa milk tea. 2019 nag-boom yung talagang parang ginagawang oxygen yung milk tea. You know? So pag narinig mo anong food ang in, milk tea talaga. Milk tea. So pinag-aralan muna po namin, no? Tapos hindi kami kumuha ng mga trabahador kasi nga parang sa amin, parang medyo negative pa na tignan natin kung magbo-boom. So ako po yung barista tsaka yung husband ko. Okay. Kami talaga nagsishake. So sa garahe lang siya, maliit na store. Ano lang po yun, ang tawag doon, small cafe lang talaga. So hanggang sa everyday, dumadami yung customer. Word of mouth. Huh? Yes. Oh. So from that cafe in San Sebastian, small cafe, parang after 2 weeks may lumapit sa amin. Pwede ba kaming mag-franchise? Ooh. Kasi nagandahan daw po sa name. Yes. Taipei Royalty, tunog abroad daw. Oh, okay, so, okay. Hindi nila alam, gawa lang. Gawa lang. Oh, okay. Locally milk tea shop lang talaga. So nag-offer, ganito, kailangan namin sa paniki. After 2 weeks, sige, try natin. Then after 2 weeks, meron na naman pong nag-walk-in, can we franchise at Concepcion Tarlac? Ooh. Hanggang every 2 weeks po, nakarating na kami ng hanggang Pampanga, Baguio. Just 2019, for every month, every 2 weeks may nag-franchise. Sa ngayon po, may 30 branches. Wow! Despite of the pandemic, kasi 2019 wala pa. But yes, it was towards the end of 2019, yung tunog na galing sa Wuhan, yung mga Wuhan talk na ito. Actually, 2019, nasa 7 franchise lang po kami. So it mas nag-boom siya ng ECQ. So doon po nagsunod-sunod. Paano yun na market? Nagkaroon po tayo ng delivery partner. Noong una yung talagang high-end ng ano po, ECQ, syempre, naka-close. So nawalan po kami pag-asa noon. Medyo na-down kami. Kasi paano tayo magbebenta kung close wala lahat? Hindi pa po nag-open yung food. Nagbenta pa nga kami ng mga alcohol noon. So agad kami nakaisip, mag-shift tayo ano bang uso ngayon, alcohol na naman. Yeah. So nag-supply po kami alcohol. Tapos nung time na pa-GCQ na, in-open namin, sunod-sunod po yung mga nag-franchise, lalo na po nag-open yung Food Panda and Grab, mga delivery partners natin. So kung milk tea lang, madali na tatawag ka lang for delivery. Tapos sa mga franchising naman po, nagkaroon ng chance yung mga new business entrepreneurs to shine. Wow. Kasi nagkaroon silang chance na makapag-venture po. Okay. Into food business. Into kasi food. Essential siya. This ECQ. Siguro nga ba, Sir Hensel, but what is it in a milk tea that is so very, very tasty, flavorful for millennials? Yung pearls. Yung pearls ba yun? Gusto ko yung pearls. Ewan ko pa, yung iba. Pero yun ang hinahanap ko palagi. Yung pearls. Dagdagan mo nga ng pearls. Okay. Tsaka yung, Sir Hensel, may dagdag ko po, no? Ang nagustuhan din po ng mga millennials natin, sa milk tea natin, yung iba-ibang variants ng flavor. Oh, yeah, tama. Hindi lamang yung isang classic milk tea lang. Ngayon po, nag-evolve na ang ating milk tea industry. Meron na pong nag-a-add ng mga cream puff, mga cheese milk foam,
Kaya natitikman po ng ating mga ano kababayan ay nagugustuhan po nila. Once na natikman na po nila yung kalidad ng ating produkto, doon po sila nakakapag-decide na bakit hindi natin subukan? Okay. Bakit hindi rin natin gawing negosyo natin? Kung sila nagagawa nila, siguro matutulungan din nila tayo. Upang sa ganun, makapag-put up din tayo ng sarili nating Milk Tea Cafe. So siguro competitive yung franchise price probably kasi ang bilis tama eh. Tama po kayo dyan, Sir Ansel. Ang bilis. One factor po ng milk tea namin kasi ranging from 60 to 100 lang po. So affordable. Affordable siya. Plus masarap po. Plus flavorful. Yung taste po, hindi siya nalalayo sa mga big markets international kasi from abroad po talaga yung mga products. Pero sabi niyo, anong background niyo sa milk tea? Nag-aral po kaming talaga, pinag-aralan. Actually po, meron po kaming nakilalang mga legit na Taiwanese po talaga. Talagang, sila po talaga yung supplier from abroad. And then, sila na rin po yung nagbibigay ng mga training para po sa mga produkto nila. Yun po kasi yung kailangan nating matutunan. Yung proper training po talaga. Ituturo po ng mga suppliers natin. Hanggang nagkaroon na po kami ng magandang relationship sa mga suppliers natin from Taiwan. Okay, nice. So, international pala, taste, international pala, standard. Kaya competitive sila. Okay. So imagine from isang shop sa isang garahe, ngayon 30 franchise shops na sa loob lamang ng 2 years. Mula sa pagiging isang libangan, paano nito napalago? Sir Anthony. Sir Hansel, alam niyo po, hindi po naging madali para sa amin na palakihin o palaguin ang Taipei Royalty. Kasi ang Taipei Royalty po, kasagsagan po ng 2019, papabulusok pa lamang po kami sa franchising industry. Tinamaan po kami ng COVID pandemic. So, napilitan po kaming isarang negosyo, pati po yung maliit namin gym, nagsara din po. May mga tatlong branches po kami ng gym na naisara po yung iba doon dahil dala po ng pandemic, ano? Tapos kami pong mag-asawa, kami lang pong dalawa sa bahay, wala po kaming magawa kasi po kailangan natin sumunod sa mga protocols ng ating pamahalaan. Ang naisip namin mag-asawa, nagbe-brainstorming kami, kesa magmukmuk tayo dito, magpataba tayo dito, umisip tayo ng ibang negosyo. Ang ginawa po namin, kagaya nga na nasabi ng mahal kong asawa, na nagbenta po kami ng alcohol. Kasi yun po ang in at time ng pandemic. Talagang kailangan yun. Medical supplies. Need yun. Naging daan po yun para makapagbukas po sa amin yung pamahalaan na makapag-supply po kami. Actually po, naging client rin po namin si Mayor. Sobrang daan. Si Ma'am MC Kanko po ay umorder sa amin ng 50 galon yata ng alcohol para po ipamudmod ng ating butihing mayor sa siyudad ng Tarlac. Totoo po yun. Umiikot po kami, nagdi-deliver po kami ng mga alcohol. Hindi po kami nawalan ng pag-asa. Lumaban po kami kahit na alam namin na papaubos na yung aming naipon out of the business. Yes. And then eventually po, tiwala po namin sa Poong Maykapal. Nagtiwala lamang po kami. And then nagbukas po muli yung industriya para sa amin. Hindi rin po kami makapaniwala na despite na nangyayari ngayong maraming naghihirap, maraming nagugutom dahil sa pandemic, marami pa rin namang mga kababayan natin na gustong sumubok upang sa ganun makapagbigay sila ng hanap buhay sa mga kababayan natin. Sunod-sunod po ang mga nagbukas na branches natin na kumukontak po sa atin through social media, no, through Facebook, through Google. Kinukontak po nila tayo para tulungan silang makapag-put up ng Taipei Royalty sa lugar nila. Ngayon po, meron na po tayong dalawang branches ng Taipei Royalty sa Laguna. Wow, sa South. Mabot ka doon. Layo na. Meron din po tayong branch sa Baguio, malapit po sa SLU. And then meron na po tayong tatlong branches sa Pangasinan. Grabe. Meron po tayo sa Sual, sa San Carlos, and then yung Malasiki. So lahat po yan nararating natin dahil po sa teknolohiya. Sa power po ng ating social media. And then, may add ko lang, Mayor. Nung ECQ, so nakita namin maganda yung flow ng Taipei Royalty. Nakapag-isip pa kami ng another brand, which is yung NY Brooklyn Style Pizza. Okay. So, yun din po. So, parang lahat kasi ng nai-in, gusto namin pasukan. Kaya pati alcohol, eh. Yung mindset na. So, yung medyo yung milk tea, nung medyo humihina ng konti,
in naman ngayon yung pizza. Lahat yes, nagpipizza. So, nag-training din po kami ng pizza, kumuha kami ng consultant. Okay. So, binuksan po namin yung NY Brooklyn Pizza recently lang po, October last year. Last 2020 po. 20. Yun din po, wala kaming balak ipa-franchise. Puro pandemic time, yes, ha? Ang history pandemic ng kanilang growth. Nagsimula po siya, Mayor, sa bahay lang. Gumagawa po ako ng pizza sa mismong maliit na kitchen lang po namin. Tapos kaming mag-asawa, dinidiliver, kami yung kakain, iimbitahan namin yung mga kamag-anak na tara, pizza party tayo. That time po, wala pa pong physical store talaga. Ginagawa lamang po namin yung pizza noon, nagdi-deliver kami online. Doon po, sa garahe din, sa Taipei Royalty. So, naglagay po kami ng oven doon, ng mixer. Doon po ako nagmamasa. So, yung dati pong fitness instructor, nagmamasa na ngayon ng ano, ng pizza. Ito naman ang na-exercise. Opo, nag-flip na po nandoon, nagta-toppings kami mag-asawa. And then, we are overwhelmed po sa pagtanggap sa amin ng Tarlac City. Ano? Nung kasalukuyan po na pandemic, allowed po mag-deliver ang ating mga magigiting na Food Panda rider, Grab Food. Sila po ang naging sandigan namin para maiparating yung mga produkto namin sa mga kababayan po natin na nasa bahay lang at gustong makatikim ng masarap na pizza. Ganun po siya, Mayor. So from milk tea, nag-evolve into pizza. Alam po ninyo, malayo talaga ang mararating ng pagiging passionate at lakas ng loob pagdating sa pagninegosyo. Mas marami pang tips at nakaka-inspire na kwentuhan sa pagbabalik po ng Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy. Hindi isang COVID o pandemya ang magpapa-atras sa amin para hindi kami bababa at tutulong sa lahat ng ating mga kababayan. Andito po kami, pamilya namin, para ibahagi sa inyo ang munting regalo na nanggagaling sa puso ng pamilya Angeles. Walang hihiwalay, kapit-kapit tayo sama-sama. Para matibay, abe-abe, bang matibe, lalaban tayo sa COVID na ito. Tarlac City, nakapag-bless po natin. Nandiyan po si Senator Bongo na hindi tayo pinababayaan. Sa hirap at himhawa, kasama po natin ang ating muntihing Senator, Senator Bongo. Kaya for this cropping season, bawat isa po, farmers will receive a total of 8,800 hybrid seeds. At kasama po dyan, ang 7 million pesos worth of fertilizer vouchers. Pangatin ko po nga gamit, pampataba po sa ating mga tinatanim na palay. Congratulations din po kayong mga Tarlac farmers na naging beneficiaries ng program na ito. Naway magamit po natin ang ating mga tinanggap o tatanggaping agricultural machineries and equipment upang mas mapaganda, maparami natin ang ating ani. Iangat ang kita, iangat ang kabuhayan, nandyan po yan sa inyong mga kamay. Andyan na po ang tulong ng national government. Andyan na po ang tulong ng provincial government. Dadagdagan na lang natin ng sipag at tiyaga para gumanda lalo ang pamumuhay ng bawat isang magsasaka dito sa ating lalawigan. Sa dinami-dami po ng siyudad, munisipalidad, sa dinami-dami po ng probinsya, bakit Tarlac City? Kaya, Lord, maraming salamat po na biyayaan ninyo
ang aming mga kababayan ngayong lalo na ngayong panahon ng pandemya. We are back here at Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie. Humble beginnings ni na Anthony at Eunice ang napag-usapan natin before the break. Sir Hensel, naniniwala ka ba kay Albert Einstein nung sinabi niyang, in the midst of every crisis lies great opportunity? Medyo mahirap po ata yan, Mayo. Kakailanganin po ng sandamukal na lakas ng loob na sinabayan pa ng sindamakmak na dasal. I think everyone will agree na ganyan kahirap magbukas ng negosyo ngayong panahon ng pandemic. Kaya, believe po kami kina Anthony at Eunice dahil nakapagbukas sila hindi lamang ng isa, pero multiple businesses sa gitna ng pandemya. Gaano kahirap gawin ito during this time? Nung una po ay kinakabahan kami kasi nga risky, no? Pero karamihan po kasi ng malalaking company during pandemic, kung hindi nagla-layoff, nagko-cost cutting, talaga nagsasara, nababankrupt. So talagang lakasan ng loob, no? Pero inisip nga po namin, yung sabi ni Albert Einstein, for every crisis, na in the midst of crisis, there is also opportunity. So pinahawakan po namin yon na nakita namin, ang food talaga ang essential this ECQ. So mas lalo naming kumbaga tumaya talaga kami, nag-risk kami na maging confident kami kung ano mang meron sa products namin. Yes. Back to basic needs talaga tayo, lalo na ngayong pandemya. Kaya agree po talaga ako sa choice po ninyo na mag-venture sa food business. Bakit po pala milk tea? At the same time, pizza at ramen ang napili ninyo? Well, unang-una, Sir Hensel, no? Bukod sa napapanahon ang milk tea, ay kami rin ay milk tea lover, mag-asawa. So, nung nakapagbakasyon kami sa Taiwan, nung wala pang pandemic, nakatikim kami ng mga iba't ibang klase ng milk tea ng Taiwan. So, from then on, we fell in love with the product. And then, nakapag-decide na kami na milk tea ang itayo nating negosyo, dahil matagal namin pinagdasal yun, Sir Hensel, na kailangan natin ng negosyo na papatok. Kasi that time, hindi naman kami kayang buhay ng maliit na gym lang at saka ng pa-supply-supply online. So, kinailangan namin ng alternative. So, kaming mag-asawa, tumaya kami. Sabi ko, wala naman tayong babayarang renta dito kasi garahe lang. Tapos, tayo lang din ang empleyado. So, laban na, sabi ko sa kanya. So, tinayo na po namin. Ako po mismo ang nag-construct nung maliit na pwesto. Kumuha lamang po ako ng mga ilang tao. Tapos po, nung nag-i-start na kaming mag-operate, hindi nga po kami nag-grand opening. Hindi po kami nakapag-invite ng mga VIP kagaya ni Mayo. Kami lang po noon talaga, Sir Hensel, tsaka garahe. Sino nga ba ang dadaan sa street na yon? Wala po talaga. So, naglakas lang po kami ng loob. And then, invite ng mga friends and family. Hanggang naging umugong ng konti yung pangalan namin. Nakilala kami sa Paniki, sa Hirona. Yung unang kauna-unahang pong nagbukas ng pinto at pinagkatiwalaan kami, OFW pa po, from Australia. And then eventually po, nung tinayo na namin yung branch nila sa Paniki, sunod-sunod na po yung mga nagbukas pa sa bawat municipality ng probinsya ng Tarlac. And then, nung nakikita na po namin na gumaganda yung takbo ng negosyo, nakakapag-ipon kami ng konti. So kaming mag-asawa, nakapag-decide kami na yung lahat ng ipon namin, itataya na namin sa restaurant. Itataya na po namin. So lahat po ng ipon namin, hindi po kami natakot na isugal namin lahat ng ipon namin. As in lahat yan, ha? At lahat po yan. Wala po natira sa bank account. Malakas talaga loob. Wala po. Ganyan talaga sa negosyo. Binuhis po talaga namin yon kasi meron po kaming goal. May goal kaming mag-asawa. Ang goal namin mag-asawa, makilala at makapagtayo ng mga iba't ibang branches, hindi lamang sa probinsya ng Tarlac, bukod ay sa buong national. Okay. Yun po ang goal namin. Kaya babalik din yan, may awa ang Diyos sa tiwala namin sa Poong Maykapal, hindi naman kami nabigo, tinulungan niya kami. Yes, yung faith ninyo was yung always faith there. Namin, lagi po namin kasama ang Diyos sa lahat ng mga desisyon namin. Mm-hmm.
pinagdarasal muna naming maigi bago po namin pasukin. Nung pong kasagsagan na po ng NY Brooklyn Pizza, yung pong kinita ng NY Brooklyn Pizza, inaya rin po namin. Sa pangatlo na naman. Inaya po namin sa Itsumo Ramen. Ito na po yung pangatlong ano namin, adventure. Branch. Opo. Doon po namin binuksan yung Itsumo Ramen sa San Sebastian. Doon po sa dating King Burger, kung King natatanda niyo po yung King Burger. Opo. And Jumong. Naging Jumong ano po yan. And then kami po ang kumuha. Sa tulong po ng mga kakilala natin, nakuha po namin yun at tinayuan po namin ng Japanese restaurant. Yun po yung naging history ng Itsumo Ramen. Pero, Sir Anthony, among all the hardship, trials, pagsubok na pinagdaanan nyo, ano sa palagay mong pinaka nahirapan kayo? Nahirapan po kami. Number one po dyan, Mayor, yung napakahirap pong gumalaw, lalo na ngayon pong limited po ang mga access natin dahil po sa pandemya. Dahil po dyan, kinailangan po ng tulong ng ating mga kaibigan at saka tulong ng ating pamilya. Dahil na rin po sa tiwala namin sa Pong May Kapal, hindi naman po kami nabigo. Noong pong pinoformulate na namin yung mga recipe ng Japanese restaurant natin, marami pong mga kaibigan na chef natin na tumulong. Certified chef po talaga na mga Hapon. Sila po mismo nagsusupply sa atin ng mga Japanese ingredients from Manila. Okay. Mga importer po ito na taga Manila po. Sila po yung naging daan. Marami po kaming sinayang na mga produkto para po makuha yung tamang lasa na gusto po at papasa sa amin. Yes. Kasi po kami pong dalawang mag-asawa, kami po yung mag-a-approve kung ano ang papasa sa panlasa ng tarlac. Kaya yun, medyo doon po kami nahirapan, Mayor. Pero sa awa naman po ng Diyos, na napagtagumpayan naman po namin sa tulong po ng ating mga kaibigan, hanggang naging success story na po. Sunod-sunod na rin po ang naging pagtanggap ng mga investors natin. Ito pong binuksan natin, Mayor, nung nakaraan lang, naging guest of honor po natin. Ito may guest na. Na Mayor. Ito may guest na. Ribbon cutting po ang ating mahal na Mayor. Ribbon cutting na. Napaunlakan po tayo sa tulong na rin po ni Ma'am Katie, ni Sir Kiefer. Napaunlakan po tayo ng ating Mayor. Yun po, nakapagbukas po tayo sa San Miguel na isa pong franchise. And because of that, I was so impressed nung nakita ko nga, and then I heard from them yung story nila. Naku, silang maganda natin invite sa Talakayan. Because you will be inspiration sa mga young couples who want to venture in ito business. Truly amazing, Sir Hensel, Sir Anthony, and Mommy Nisa. No? Witness ako sa latest store na binuksan ninyo recently. Congratulations sa inyong dalawa. Malaking bagay sa atin, lalong-lalo na kami sa city government, kapag nalalaman natin na may mga negosyanteng tulad ninyo na nakakapagbukas ng negosyo or nagkakapagbigay ng job opportunities sa ating mga kababayan despite of the fact na nakapandemic tayo. Okay. And marami kayong natutulungan with your recipe, with your good business policies and practices na isha-share ninyo ito sa inyong mga franchisee. And they themselves become little success in their areas. Diba? Yes, sa mga lugar nila. Mas nakilala kayo sa paggawa ng inyong product image o sariling branding. How did you come up with your own brand and what's your selling point? Una-una, Mayor, tiwala po kami sa aming produkto. No? Kami po mismo talaga ang gumagawa ng pizza. Nag-training po kami. Hindi po biro ang training na pinagdaanan natin. Kailangan mo pong dumaan sa pag-assess ng mga certified na chef talaga na gumagawa ng New York style pizza. No? Proud po kami na homegrown ang produkto natin, homegrown Tarlac City made po. Ngayon po may mga franchisee na po tayo na nakapagtayo sa Laguna, having 2 branches, sa Bulacan meron din po tayong branch sa Malolos, sa Apalit po kabubukas lamang po, makailang buwan lamang. Meron po tayong NY Brooklyn Pizza sa Apalit. And then, ngayon naman po, sa Manawag, kasalukuyan po nating itinatayo yung Itsumo Ramen Manawag Pangasinan. Wow. No? Meron po tayong branch ng Taipei Royalty sa San Carlos, Pangasinan, sa Baguio, sa Angeles,
at sa San Fernando, Pampanga. We were known po sa pag-create ng aming own brand. And we would love to take it to the next level. Our mission po is to provide business solution to every business seekers. The company vision is to build a multi-million businesses franchising corporation in the coming years. Wow! Dream big and be confident in your product. I believe that you will prosper. Gasgas na ito, pero ika nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Yan din po ang mensahe ko sa lahat ng ating mga kababayan na gustong magsimula ng kanilang negosyo. Tumpak po kayo dyan, Mayor. Sa mga kababayan natin dyan, interesado ba kayong malaman ang kanilang recipe for success? Wala pong BBTO. Magbabalik ang Tarlac City, Talakayan with Mayor Christy. Sa ating mga kababayan na sumusuporta, nanonood sa ating Talakayan show, maraming salamat sa inyong suporta. Lalo lang tumitibay ang aming kalooban na pagbubutihin pa namin ang show na ito. Nagsimula ang Talakayan natin sa idea na paano ba natin madi-disseminate ang impormasyon para makarating sa ating mga kababayan. So naisip namin, gamitin natin ang social media or through our Facebook account para maka-reach out tayo sa ating mga kababayan. Kaya ganyan po na-conceptualize ang Talakayan. Information dissemination ang number one priority talaga ng ating Talakayan. We want the people to be updated. Gusto namin malaman ang ating mga kababayan to be abreast with what's going on. Ano bang nangyayari? Hindi lamang sa lungsod ng Tarlac, kung hindi pati sa loob ng City Government of Tarlac. Isa rin itong pamamaraan na ma-dispel natin or mawalang bisa yung mga nangagkakalat ng mga fake news. Kasi pag diretso na po niyong maririnig ang mga topics sa pinag-uusapan sa Talakayan, makakasiguro po kayo na totoo, genuine ang mga binabalita namin sa inyo through our Talakayan show. Sumali po kayo, makinig lang, mag-tune in, at mag-komento po kayo through our Facebook account ni Mayor Christy. Alam po ninyo, yung comment ninyong ito, malay-malay nyo, swertihin kayo at mabunot po kayo through electronic raffle ang inyong pangalan at kayo po ay magkakamit ng papremyo mula sa ating Talakayan show. Inaanyayahan ko po kayong mag-tune in dito sa ating Talakayan show every Friday at 8 o'clock p.m. Makibahagi, mag-participate kayo, mag-komento po kayo, makiisa po sa amin para malaman po ninyo kung ano mga latest na nangyayari dito po sa ating lungsod. Before the break, napag-usapan natin ang mga naging risk while putting up and maintaining a business during pandemic. At napag-usapan din natin ang different ways to overcome it. Okay. Alam ko walang one-size-fits-all na formula pagdating po sa success. But I would love to hear from Anthony and Eunice kung ano ang nag-work sa inyong dalawa. What do you think is the recipe for success or the chemistry behind your success? I think Mayor, teamwork is the main key in getting the success. Kasi kung mag-isa ka lang, hindi mo kakayanin. So, sa teamwork namin mag-asawa, napagtagumpayan namin lahat ng mga struggles in putting up a business. Hindi madali, pero pursigido kami at decidido talaga kaming matuto. At isa lang ang goal namin, maitayo yung negosyo. And then sa tulong na rin ng team namin, ng mga hinire naming mga magagaling na mga empleyado, napalago namin yung maliit na kabuhayang itinayo namin mag-asawa. So teamwork po talaga. Kung nagnanais kayo na magtayo ng sarili niyong negosyo sa mga kababayan natin, so bumuo kayo ng team niyo na makakatulong niyo. Pwedeng asawa mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo. Basta simulan nyo, yun ang maipapayo ko. Simulan nyo. And may add ko lang din, syempre,
yung kung ano yung hilig talaga, yun ang going business. Kasi sabi nga namin, milk tea lover kami, pizza lover, ramen lover. So dati talaga lahat iniikutan namin yan. So alam namin kung ano yung papatok na panlasa. Kasi kami mismo, food lover kami. Gusto namin. Yun talaga yung gusto namin. At gusto namin yung ginagawa po namin. Malaking bagay talaga din po yung trust ng mga tao sa brand. Kasi kung hindi, wala namang maraming magwa-franchise, kung wala rin silang tiwala sa amin, tsaka doon sa mismo sa product. Ang galing, ano? May add ko lang, Sir Hensel. Ako rin po nagka-experience ng franchising. In 2003, nag-franchise ako sa F Salon. At that time, at that time it was one of the most famous beauty salon. Dito po ba sa F Canyedo brand? Hindi, sa Angeles, sa Angeles. Okay, and Baguio and Pasig. Well, anyway, at that time it was the pinakasikat pagdating sa rebonding because it was affordable. So, I was in 2003 up to now, pero nag-change names na lang ako dahil nag-evolve na kami from F Salon. So, at that time, meron ako sa Angeles, meron ako sa Balibago, meron ako sa Dau, and nakapag-put up din ako sa Baguio, sa Pasig, nagdalawa ako sa Angeles, all this, ano? And ang experience ko as a franchisee, you will learn from your franchisor. Exactly. Yung wisdom nila, yung experience nila, plus if you believe in their products, just like their franchisees, they believe in your products, magki-click ang negosyo. Kaya lang, through the years, napasok ako sa politics. Kaya, trim down ko na lahat. Now, I'm just maintaining one branch in Angeles City kasi hindi ko na maalis-alis because I've been there for 18 years. Nandiyan na yung mga clients namin. But after the 9th year of franchising, medyo nahirapan na noon ng F Salon, nagka-internal problem na sila. Okay. So, I had to put up my own name. But the branding is still there. Yung basically, kung ano yung natutunan namin, though nag-change products lang kami, nag-evolve na kami sa product and added services that we can offer to our clientele. Exactly, ma'am. Yeah. So kung talagang ipapaisa sa puso mo, nandyan yan eh. Like ako, hanga ako sa mga franchisors na katulad ninyo. Kasi kayo ang tumutulong sa franchising na magkaroon ng identity, magkaroon ng negosyo, magkaroon ng hanap buhay. Like ako, wala naman akong karanasan noon. But because of our franchisor, natuto ako pagdating naman sa beauty industry. Tsaka may idagdag ko lamang po, Mayor. No? Sa mga nagnanais pong mga kababayan natin na magtayo ng negosyo, pero meron lamang limitasyon pagdating sa kanilang kapital at puhunan, hindi po hadlang yun para simulan nyo ang inyong pangarap na negosyo. Ang aming pong kumpanya ay nag-o-offer po ng mga trainings and seminars para po sa paggawa ng mga chicken wings, pizza making, sushi making, and takoyaki making. Wow. So sa murang halaga po, makakapag-seminar ka at matututo ka kung paano gumawa ng sarili mong produkto. Nice. Hindi para po sila ito. Naman yung makreate ng own brand. Wow, so shinare po namin ng start niya talaga. Talagang passion ninyo talaga. Alam nyo, you share your knowledge, no? Hindi kayo madamot. Totoo. Kayo yung generous in what you have. You share with others. Kaya naman tingnan nyo, God is blessing you 100-fold. Because you learn to share your blessings. Kasi hindi po lahat, mga kababayan, hindi po lahat ng mga franchisors would like to share their recipe, their secret of their success, ano. Yung iba sa akin lang ito, guarded ito, recipe ko ito, akin ito, success ko ito eh. Pero kayo kakaiba, you would like to share, you would like to teach others para mas marami kayong matulungan. Thank you po, Mayor. As business naman, on the business side, okay ba? May disadvantages or advantages ang pagiging business partner ang isang, ayan, katulad kayo, as a family or husband and wife. May advantages ba yan? Malaki, mas marami ang advantages kapag husband and wife na pag-couple. Kasi greatest advantage po yung as a partner, no, nagsusuportahan kami as couple. We maintain the business within the family. Na mas naiintindihan namin kung ano yung strengths and weaknesses ng isa't isa. So pareho kaming involved from the start, mula po sa pag-isip ng brand name, pag-formulate hanggang sa marketing, very hands-on po kami. Alam namin mismo kung paano patakbuhin yung business kahit kung may mag-absent mga empleyado. Kasi
kami po yung nag-start talaga as a couple. And then advantage po sa amin yung nagsusuportahan kami dahil we have we share the same dreams and same goals. Yes. Yun po. Sabi nga po ng asawa ko, isang pangarap lang. So it runs with the family. Mas madali po para sa inyo na magkasundo sa mga bagay-bagay na gusto ninyong ipatupad sa inyong negosyo. Kumpara kung mayroon tayong mga kasosyo na hindi natin kamag-anak, medyo mahihirapan tayo pagdating sa decision making, mga ganyan. Pag mag-asawa po, magkapamilya, madali pong pag-usapan at mapagkasunduan kung ano yung dapat at hindi dapat. Couple power, ano? Very classic example kayo. Totoo po yan, Mayor. Yes po. Mas konti lang po ang disadvantage. One sigurong disadvantage siguro sa lahat, yung mga big deals na kailangan nating mag-partner na pag-usapan, no? Bago ka pa makapag-decide. Yes. Yeah, kailangan munang pag-usapan yung mag-asawa or magkapamilya kung dapat bang aprubahan ang mga bagay na kailangan aprubahan. Hindi ka pwedeng mag-decide ng sarili mo lang. So, kailangan laging involved si Mrs. Nagkaroon ba ng conflict, away minsan? Kayo, dahil sa business? Oo. Nagkaroon ba? Disagreements, pero napag-meetingan po. Tinitimbang, binabalanse. Normal na talk lang, normal na husband ganyan, and wife dapat. Walang ganon. Ganyan, ganito. Or nagsisisihan, kasalanan. Sometimes po, may mga ganyan po. Pero iwasan. Out of nowhere lang po, mag-uusap kami habang nag-almusal or habang nag-hahapunan. And then eventually, pag natapos na kaming kumain or natapos na yung ginagawa namin, nakakapag-come up na kami into one good decision. Ayun. Kasi napag-usapan na between the family. Yung ganun po. Ano ang makukonsider niyong the biggest learning o challenges ninyong dalawa na na-encounter ninyo na pwede ma-share para ma-inspire din ang ating mga young entrepreneurs? Well, Mayor, salamat po sa katanungan niyong yan. No? Sa pagninegosyo po, sa pagsisimula, talaga pong may risk ang pagninegosyo. Number one po ang risk na iisipin mo, baka malugi tayo, baka magsara tayo, baka walang bumili, baka walang kumangkilik sa atin. So number one po yan na factor ng lahat ng mga kababayan natin na gustong magtayo ng negosyo, yan po ang unang papasok sa isip nila, yung negativity. Pero po, na-overcome po namin yan sa isang bagay lang po, sa pagtawag po sa Oh My Kapal. Wala pong ibang formula. Hindi po ang asawa ko, hindi po ang mga magulang namin, hindi ang mga mentor namin. Yung pagtawag lamang po sa taas, yun lamang po magtatanggal ng doubts mo, ng negativity mo, ng risk na iniisip mo na magsasara ka, siya po ang magtatanggal ng lahat ng yun. Okay. Kapag itinawag mo sa Diyos ang lahat ng layunin ng puso mo, lahat ibibigay niya. Yun po ang number one na formula, Mayor. Actually po talaga nag-start lahat sa prayers kasi kung kami lang, hindi nga namin linya. No? So, nag-start lahat sa prayers from thinking ng brand name. So hanggang i-guide ka na ng Diyos, bibigyan ka ng mga tao na magtitiwala sa'yo, mga ka-partners mo na magiging lead to success. Yan yung sinasabi nila, in every little thing you do, in every little decision that you have to make, God has to be with you. Otherwise, hindi ka magsasucceed. Kung ako lang, tayo lang. It is just this because we are only limited. But with God in your presence and in your midst, everything or anything will be possible for you to attain your goal. Nagkaka-favor from God. Kasi kung sa skills lang po, kulang kami nun eh. Dahil hindi namin talaga forte nun. But by the grace of God. Yeah. Grabe, lakas ng faith ninyong dalawa. Siguro that's one secret ingredient na on top of everything else is your strong faith in God. No? Yun po ang kauna-unahan dapat, Mayor. Sa lahat po ng gagawin natin sa mga kanya-kanya nating field, kanya-kanya nating industriya, yung faith po talaga sa taas ang dapat manguna sa lahat. Ang negosyo, pangalawa lang yan. Yes. Ang relationship mo sa asawa mo, sa pamilya, pangalawa. Pangatlo lang yan. Ang una dapat talaga, si God. Kasi kung uunahin mo sa Kanya, wala siyang hindi ibibigay sa'yo. Ikaw, maghihintay ka na lang. Kaya gawin Kanyang kasangkapan para magawa niya yung Kanyang layunin.
Ito lahat, layunin lahat ng Diyos. Yes, I believe so. Ito, alam mo, among all the success stories I've been reading, mga big, medium, and small successes in everyone's life, nandun lagi yung ingredient ng presence ng Panginoon. Totoo. Ang daming nag-a-attest to the fact that I could not have made it without Him. Limited kami without Him. It's everything has been made possible because of Him. Relationship goals, check. Negosyo, syempre check na check. Maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa aming imbitasyon dito sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie. Successful na ang negosyo, masaya pa ang mga puso. Congratulations, Anthony and Eunice. We will be praying for your safe delivery. Thank you, Eunice. And of course, the success of your business. Lalago pa sana ito, lalaki pa, I'm sure. There's a feeling in my heart because you're always putting God above everything else. I'm sure this is just the start of a long journey to your full success sa negosyo. Maraming salamat po, Mayor. Dito naman sa atin, Mayor, parami na ng parami. Siyempre, ang alin, parami na ng parami ang mga nanalo ng papremyo. Ito na ang ating pinakahihintay announcement of winners para sa ating raffle mula sa nakaraang episode. 5 lucky winners ang makakatanggap ng sorpresa mula kay Mayor Christie. Ito po yung mga napili via electronic raffle. Congratulations sa mga sumusunod. Ano pang inihintay ninyo? Ugaliin pong tumutok sa ating official Facebook page, Mayor Christie Angeles. Dahil bukod sa balita at impormasyong inyong maaaring malaman, malay mo, isa ka sa mapipili sa ating susunod na raffle. Hanggang sa susunod na edisyon ng Tarlac City Talakayan with Mayor Christie, ako po si Hensel Kiling. Ako po si Mayor Christie Angeles. Stay safe, Tarlac City. Bawal po ang pasaway dahil mahalaga ang buhay. Patuloy po tayong magkaisa bawat oras sama-sama. Hanggang sa susunod na Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang po sa aking official Facebook page, Mayor Christie Angeles. Magkita-kita po tayo muli para sa isa na namang makabuluhang balitaktakan dito lang sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie.